Hi you guys, welcome to my channel. It's me, Nikai Kikai Vlogs again. So for today's video, I'll be sharing with you about English yun na. Yung isi-share ko is yung how to book an appointment sa free vaccination program dito sa my Hong Kong. Bali, ano siya? Free offer siya from the government. Government of Hong Kong. Dito lang sa Hong Kong ha. Ewan ko lang sa iba kung paano siya yung paano yung process, how to book online. So, for today, i-share ko sa inyo kung paano mag-book online. It's so easy lang talaga siya. There are things na ma-fill upan mo lang, tapos kailangan talagang basahin lahat ha, para if ever na anong nakalagay doon, at least aware ka. Huwag yung pag nakalagay doon, check, i-checkan mo lang agad. Dapat basahin din natin kasi it's so serious kind of thing, kasi ang vaccine is yung merong napabalitang merong side effects whatsoever or something na mangyayari, at least nabasa mo doon sa may fill upan mo. Anyway, okay, so ayun na, isi-search natin sa ang vaccine.gov.hk, then lalabas yung eto. Tiyan, ganyan lang kabilis. Yan, basahin natin. Ayun, yung pagpipilian is yung BioNTech or Sinovac. Yan, it's door booking na. So, bali yung pipiliin ko is yung BioNTech. So, magbabasahin natin yung kanilang mga guidelines, ano nga tawag dito, mga notes nila bago mag-start, mga information pala. Ayan. Kailangan natin basahin to para in case may ma-miss tayo. Kailangan basahin para wala tayong ma-miss. Kasi nakasulat dyan mga ano eh. So, tapos na yan. I-check na natin. Then proceed for the next. Yung Hong Kong ID. Complete Hong Kong ID yan with the close parenthesis extra number. Birth month, birth year, tsaka birthday. Tapos i-click natin tong I'm not a robot. Kailangan natin tong i-check para for sure, sigurado na hindi tayo alien. So ayan, okay na. Proceed for the next. And what do you need to know before you receive a vaccine? Before ko pala ni-record to, nabasa ko na to lahat, kaya check ko na lang yung mga parentheses, mga dapat i-checkan. Yan, dito tayo sa possible side effects. Pero sa mga friends ko na natapos na, wala naman silang naramdaman na besides sa inantok or simple na ano lang, headache. Yan, daming kailangan basahin. You must take time bago kayo mag-click for booking. So, next. So, if undecided ka pa, pwede mong ilagay undecided doon. So, ako since decided na ako, so proceed na tayo sa ating pag-fill up. Ang complete name.
Yan, mamimili ka kung sino ang gusto mong mag-ano sa'yo, vaccine sa'yo. So, dapat yung mga health professional. Yan, kailangan natin ilagay yung ating contact number kasi i-message nila tayo for confirmation sa ating booking. Sa ating appointment pala. Yan, pipili tayo kung kailan sa ang district. So, bali ako, dito ako sa may island. So, ang pinili ko dito lang sa mas malapit sa amin. Pili tayo ng time, date. So, since May 1 ang pinili ko, public holiday, ang available time nila is yan lang. Sa first dose to ah. Pinili ko is yung 9:30. Kasi magbe-breakfast pa ako for kailangan natin mag-get ready. Then after that, sa other side naman, kailangan natin i-fill up yung for second dose. Yan, kailangan natin ulit i-ano. Ilagay kung saan tayo banda. Kung saan mo gusto magpa-inject, magpa-vaccine. So, ang pinili kong other day, ang date is 23rd Sunday para holiday, para after that makapagpahinga. Nine thirty din yung kinuha ko para same siya. Para hindi i-rush. Then, after that, click next. Kailangan nyo i-check lahat. After nyo mag-fill up, kailangan i-check ang confirm. Yan na naman yung I'm not a robot. So, you have made the booking successfully. Ayan na yung complete information ng first dose and the second dose. So, after nyo mag-confirm dyan, i-confirm din, i-message kayo sa inyong personal number. So, ayan, let's get ready na for our first dose. Ganun lang siya kadali. It's so easy lang talaga. Search mo lang and then lalabas lang yun na nipipili ka. So as I show you sa screen record na ginawa ko sa aking
pag-book online. Ginawa ko lang yun all by myself. So, yung aking schedule issue is May 1, so Saturday, 9:30 a.m. So, hindi naman ako masyadong ginakabahan. It's like, ano lang, nung una is like, hindi ko lang feel. And then, in the end, ano din na convinced. Ang dami kasi nagsasabi, magpavaksin ka na kasi ganito, ganyan, ganon. Doon sa atin, mahal na, magbayad ka na, at least dito, libre. And then, the government, ang government dito is, ano din, ini-encourage ang everyone to have vaccinated, to be vaccinated, ganon, for the new normal life na rin. At least we're all safe, and hindi naman totally safe, at least meron tayong protection in our body. If ever na magka-COVID mo tayo, hindi tayo masyadong tawag nito, into the situation na mahirapan or whatsoever, kasi as nakikita natin, yung COVID is not so, hindi siya normal. For the other people na mga malakas siguro yung mga immune system, ayun, madali lang nilang malabanan, pero sa iba na medyo may mga karamdaman. At pero yung vaccine na to, may mga ano dito, may mga pwede at hindi pwede, lalo na pag may marami kayong masakit. So basahin nyo na lang if ever na magpa-book kayo at at maging open din kayo sa inyong nararamdaman, hindi yung porket free yung vaccine, free offer yung vaccine, i-grab nyo agad. Dapat ano nyo rin, isipin nyo rin yung kalagayan ng ano nyo, yung katawan nyo. Dapat maging open din kayo sa mga health staff at saka maging open kayo, open nyo yung mga randaman nyo. At least pwede nila kayong i-recommend sa ganito, ganyan, ganon. So ayun, let's see, ang booking ko is Saturday, so I'll go all by myself na lang siguro. So, ayun, hope this video will help you guys. And I-encourage ko din yung kapwa kong OFW dito sa Hong Kong na magpa-vaccinate na rin. At it's free na rin yung offer ng government. As long as you're okay, or pag may karamdaman kayo, pwede kayong, or if ever na nakapagpa-doctor kayo, or hospitalized kayo last time, pwede kayong magano, check niyo yung doctor niyo, or pwede kayong mag-seek ng advice naman sa kanila if ever kung gusto niyo talaga magpa-vaccine. Pero kung wala naman kayong karamdaman at saka so confident kayo na carry ng katawan niyo, so go go go, let's all be safe. At least ano na, may protection ng ating katawan, kaya hope. At additional ko na rin, marami na rin kasi akong kakilala, friends and mga people I met na nabakunahan na, tapos wala namang adverse effects. Yung naramdaman lang nila is just in the first dose siguro, first dose sa normal lang to, pero wala sa normal na tao, sa first dose niya, naramdaman niya is in the first day, wala, turok lang, ayun, masakit, syempre may huwag nito, may injection. Ang naranahan niya is ganoon. And then the other day is, sabi niya is naantok na lang siya, sobrang antok, so yun lang. And then sa second dose naman, normally nagka-trangkaso ganoon, pero it's not, hindi naman masyadong tawag na trangkaso na, normal na trangkaso lang talaga siya, normal na headache, ganon, may sipon. And then the next days, okay lang, basta kain lang talaga ng healthy foods para ano, para yung katawan natin is nag-a-adjust kasi nga virus din yung ini-inject sa atin. So ako, confident naman ako, kahit na na-hospital tayo last time, confident naman ako na healthy kasi the few times naman natin na nakapag-see ng doctor, wala namang other issues. So kaya yun, so let's see how it goes. Hope, again, hope na lahat ay
makapag-vaccine na rin. Whatever kind of vaccine it is. Pero okay, ako, inuha ko is yung BioNTech. BioNTech or BioNTech? Basta ganon kasi magkano yung BioNTech. Okay naman daw yung Sinovac. Marami naman yung pumipili. Pero it depends on yun na mag-isip kung anong available. Grab niyo kung anong gusto niyo kasi pipili ka naman doon. Pero for now, ang available dito sa Hong Kong is yung Sinovac at saka yung BioNTech. Wala pa ng other vaccine. So yun na. Hope it will help you how to book a free vaccination program dito sa Hong Kong. Ayan. Kaya let's all be safe and together let's fight the virus. Thank you so much for watching. Hope you like, share to your friends, and subscribe to my channel, Mikaikikai Vlogs. Bye bye!